Basket Lovers, good day para sa inyong PBA update. Sa katatapos lang na SEA Games na kung saan naganap nga sa Cambodia, nakuha muli ng Gilas Pilipinas at ng Philippine Team ang gold na kung saan matagal nga or noong isang taon nakuha nga ito ng Indonesia. Kaya naman, ang mga players na nagrepresent sa Gilas Pilipinas ay mainit na mainit ngayon sa mga mata ng mga PBA team, especially yung papasukin na ang pre-agent market. At isa sa mga players na posibleng pasukin na ang pre-agent market ay ang superstar ng Meralco Bulls na si Chris Newsom. Matatandaan, si Chris Newsom ay pumasok nga noong 2015 sa PBA at nakuha ng Meralco Bulls. Sa pagkakataon ito ay malaya nang makakapaghanap ng team na papasukan si Chris Newsom. At ayon nga sa report, isa sa mga interesadong team na posibleng paglipatan ni Chris Newsom ay ang San Miguel Vermin. Bakit? Tinitingnan ngayon ang combination ng SMB kung pagsasamahin si Chris Ross at si Chris Newsom, na kung saan ay nagkita nga ng SMB ang combination ng dalawang player na maganda pala ang kanilang tandem. Dahil nga sa ganda ng inilaro ni Chris Newsom at Chris Ross sa game 2 ng kanilang match kung saan nakalaban nga nila ang Indonesia, ay tinitingnan na ang posibilidad na itandem nga si Chris Newsom kay Chris Ross para nga palalimin ang lineup sa guard rotation ng SMB. Dahil nga rin sa pre-agent na si Chris Newsom, malaki ang tsansa na hindi talaga magpapakawala ng players ang SMB. Or else ay pwede naman nilang palitan ito ng mga players para matuloy ang nasabing trade transaction. At kayang-kayang tapatan ng SMB kung anuman offer meron ang Meralco Bulls, at pupwede pa nga nilang taasan ang offer para lang makuha ang serbisyo ng nasabing player na si Chris Newsom. Dahil nga isa itong floor stabilizer, at the same time pupwede itong maging leader ng SMB at magkapag-complement kay Junmar Fajardo. At the same time, isa rin itong scorer na kung saan pupwede ngang sandalan ng SMB pagdating sa crunch time. Ang tinitingnan kasi ngayon dito ang combination ni na CG Perez, Chris Ross at Chris Newsom, na kung saan isa ito sa mga bibigat na guard sa PBA. Kaya naman kung makukuha nga ng SMB si Chris Newsom, mas lalong lalalim ang lineup ng SMB na pupwedeng ipangtapat sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ang tanging na lang kukulangin ng SMB ay magbabackup kay Junmar Fajardo na big man, na kung saan dapat magcomplement kung meron mang iniindang injury si Junmar Fajardo. Ang combination na Chris Newsom, Chris Ross at CG Perez, isa na ito sa mga tinitingnan ngayon sa paparating na Philippine Cup, lalong-lalo na ang PBA ay magsisimula na ang pre-season. Kaya naman kaabang-abang kung ano ang magiging desisyon ni Chris Newsom. Mananatili pa ba si Chris Newsom sa Meralco Bulls ngayong wala na ang kanyang head coach na si Coach Norman Black, at ito ay naging team consultant na lang ng Meralco? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Samantala, ang big man na si JR Kinyahan, matapos nga i-reject or ipawalang visa ang kontrata niya sa NLEX Road Warriors, ay naghahanap na ngayon ng panibagong team na pupwede niyang paglipatan at dito na nga magretiro. Isa sa mga posibilidad na paglipatan ni JR Kinyahan ay ang Magnolia Pambansang Manok, na kung saan nangangailangan nga sa kanyang serbisyo ngayon. Lalong-lalo na ang Magnolia ay kulang na kulang sa big man ngayon dahil hindi pa nga makakabalik si Ian Sanggalang, at kinakailangan ang leadership skills ni JR Kinyahan sa Magnolia at posibleng magpalalim din sa lineup ng big man ng Magnolia. Oo, dumating na si Abo Trotter sa Magnolia, pero hindi ito sapat para makatulong sa Magnolia. Kinakailangan pa rin ng Magnolia ang isang JR Kinyahan dahil nga
isa itong veterano na kung saan po pwedeng sandalan pagdating sa crunch time dahil nga sa kanyang leadership skills. At syempre, hindi matatawaran ang outside shooting nito. Kinakailangan talaga ang guard ng Magnolia at ang big man ay mag-complement lalong-lalo na pagdating sa semifinals at target nga kunin ni Coach Chito Victolero ang kampiyonato sa paparating na Philippine Cup. Kaya naman, kaabang-abang kung pipirma ba si JR Kinyahan para sa Magnolia dahil hindi lang ang Magnolia ang interesado kumuha sa serbisyo ni JR Kinyahan. Isa na rin ang SMB, Barangay Ginebra San Miguel at ang Tropang Giga sa masugid na nanliligaw ngayon para kay JR Kinyahan para sa serbisyo nito sa paparating na Philippine Cup. At tandaan natin, ayon sa isang report, hindi ang management ang nagpawalang visa sa kontrata ni JR Kinyahan sa NLEX, kundi ang head coach na si Coach Frankie Lim dahil hindi na nagustuhan ang ginagawa ni JR Kinyahan na kung saan nakapaglaro nga sa iba't ibang liga labas. Kaya naman, sa halip ay maghahanap na lang si JR Kinyahan ng panibago niyang team. Ano sa tingin nyo? Komento na sa baba ng video kung saang team nga ba babagay si JR Kinyahan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Jan David Gulapa, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Michael Rosalado, Ryan Pangilinan, Michael Pangilinan, at Telemark Pangilinan ng Apalit Pampanga. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.